Now, of course, first of all, ako po ipapasalamat sa kay Pastor Amean for giving me the opportunity and privilege to be able to share the Word of God to you. It's really a blessing and an honor to fellowship with you, to worship God with you, and to share the Word of God to everyone. So I do not take it lightly. Mula pa nung pong mga panahon po ni Pastor Mike, up until today, I know po yung the quality of teaching, the quality of the Word of God that you are receiving, okay, from Pastor Mike, and of course, up until now, sa ministry po ni Pastora Mean. At tayo po yung nagpapasalamat sa ginagawa ng Panginoon sa kanyang buhay at maging dito po sa ating church, dito po sa FCI. Amen? And thank you everyone, FCI, for accepting me, okay, and for allowing me to minister the Word of God to you this morning. And by the way, narinig ko yung, yung project na fencing, pagpapabakod. Okay, so Pastora, we are going to sow into that project, amen, at we agree with you, at this is a good ground, amen, na mapagtataniman po natin ng binhi. Praise the Lord. We are one with you in prayer, in faith, okay, para po sa completion ng building project. The Lord who is, sabi nga ng Bible, He began a good work in you, He will finish it, amen. Ang Panginoon ang tatapos niyan. Praise the Lord. Amen. Kung ano mauna, rapture o yung completion ng bill. Pag nauna rapture, hayaan natin maiwan sa kanila. And we will be forever and forever in the presence of the Lord. Okay? So huwag po tayong manghinayang. Bihira, magra-rapture na eh. Okay lang yan. So either way, win-win. Can you say amen? Kung hindi pa bumalik si Jesus sa ating generation, so we will see the fulfillment, completion of that building project katulad po ng ating church sa Tagaytay. Okay? At kung sakali naman na mauna ang rapture, bye-bye world, amen, at tayo po ay pupunta na sa heaven, yung ating destination. Praise the Lord. Amen? Parang ayaw yata pumunta na heaven. Dahil hindi pa ngayon. Can you say amen? Praise the Lord. The Lord is good. Hallelujah. So, are you ready to receive the Word of God this morning? Amen. Amen. Praise the Lord. So, actually, hindi naman po ito very deep teaching. Hindi po ito malalim na katuruan. At nabanggit nga ni Pastor Amean, okay? Probably some or many of the words that I will be sharing to you this morning ay probably narinig nyo na, okay? At hindi naman po masama na, sabi nga merong kasabihan na repetition brings retention. Amen? So yun po yung ginagawa ng mga teachers sa school, paulit-ulit po yung mga teacher para ma-retain ng mga students, amen, yung kanilang lesson. So hindi po masama na from time to time ay we are hearing same words, scriptures, promises, messages. Okay? Doon sa iba na makakarinig, ika nga, for the first time, it is like sowing the seed. Amen? So, iba naman na several times na narinig, it is like watering, dinidiligan yung binhi na natanggap. Amen? Para lalong lumago, bumilis ang paglago ng salita po ng Diyos. Hallelujah. Amen? So, actually, before this, ay medyo nagdadalawang isip po ako what I will be sharing this morning, okay? But I believe I have this releasiness in my spirit that before this, I made a series of teaching to sa church lahat sa Caloocan about the new covenant or better covenant. At ito po yung isa sa mga pinakamahabang series ko na ginawa doon sa ating church sa Caloocan, I think mga 11-12 Sundays. Okay? So sabi ko, kung mag-share ako rito, parang I need a very, very matinding himala para makapag-share ka ng 11 weeks message sa 1 hour, baka mamaya mag-preach ako ng 2 hours, baka iba nag-uuwi na. Okay? So ito na lang na medyo at least kaya ko i-compress, ika nga, sa 1 hour. Praise the Lord. So you're ready to receive the Word of God this morning?
Amen. Hallelujah. So, buksan natin ating mga Bible dito po sa Hebrews 11 in verse 6. Kabisado-kabisado po natin to, kahit siguro nakapikit. We can quote this verse. Hebrews 11 in verse 6. The Bible tells us, but without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. So, ito pong verse na to ay nagbibigay po sa atin ng kadahilanan kung bakit napakahalaga po ng subject of faith in the Bible. Because without faith, it is impossible for us to please God. Now, yung salitang please dito ay galing sa Greek word na euaresteo at galing sa root word na arestos. Ang ibig sabihin po ay to fully agree. Fully agree. So, itatranslate natin, without faith, it is impossible to fully agree with God. It takes faith for us to fully agree with God. Kailangan po ng pananampalataya. Dahil kung tayo po ilalakad sa ating nakikita, nararamdaman, o naririnig mula sa ibang tao, mahihirapan po tayo na mag-agree sa ating Panginoon. The only way for us to fully agree with God is for us to walk by faith and not by sight. Okay? Now, to be accurate, okay, we are not saved by grace alone. We are not saved by faith alone. Ephesians 2 verse 8, for by grace you are saved through faith. You are saved, we are saved by grace, sabihin natin by grace, through faith. So it is a combination of grace and faith. In fact, di ko malilimutan. I think sa mga huling preaching ni Pastor Mike, doon po sa ating church sa Caloocan, I will not forget it, nagturo siya about the connection between grace and faith. So hindi po natin maaring paghiwalayin yung dalawa, grace and faith. Now I understand na tayo po'y nakatanggap ng revelation about the gospel of grace. And thank God for the gospel of grace. Grace is the gospel. Grace is not just a message, a teaching. Grace is a person, the Lord Jesus Christ. The law was given through Moses, but grace and truth came through our Lord Jesus Christ. Si Moses po ang kumakatawan ng law, si Jesus Christ po ang kumakatawan ng grace. Grace and truth came to us in the person of Jesus Christ. So grace is a person. Amen? But at the same time, mahalaga pa rin po, okay, yung pong subject of faith. Hindi po nangangahulugan na tayo po ay dinala ng Panginoon sa revelation of the gospel of grace, ay tatalikuran na natin o itatapon na po natin yung mga natutunan po natin na mahalagang mensahe, foundation about the subject of faith. Hindi po, ito po yung pundasyon ng ating Christianity, the faith message. Can you say amen? Now, God has done so much for us by His grace. It is not independent of our performance. Amen? Yung biyaya po ng Diyos, as we all know, it is unmerited. It is undeserved favor. Unmerited, unearned, undeserved favor. Ito po'y ginawa ng Diyos para sa atin, not because of who we are, but because of who He is. He is good, He is love, He is faithful, He is merciful, He is gracious. Okay? Kaya ito pong biyaya ng Diyos nating natanggap ay independent of our performance. Can you say amen? Kaya lang, kailangan po natin mga kapatid ng pananampalataya. Okay? And faith is our positive response. Amen? Sabihin natin, positive response. So, there must be a positive response on our part to receive the grace of God. Amen. Now, take for example po, yung, I remember the scripture in Titus 2 verse 11. The Bible tells us the grace of God that brings salvation has appeared to how many men?
to all men. Titus 2 verse 11. The grace of God that brings salvation has appeared to how many men? All men. But obviously, all men are not yet saved. But dumating na ang biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan sa katauhan ng ating Panginoong Kristo. Pero bakit marami pa rin mga tao ang hindi pa rin nakakatanggap ng biyaya na nagdala ng kaligtasan? Well, yung mga hindi pa tumatanggap, yung mga hindi pa sumampalataya. Can you say amen? So makita po natin mga kapatid, yung kahalaga ng pananampalataya. Without grace, hindi natin natanggap yung biyaya ng kaligtasan or any other blessing for that matter. Blessing of healing, blessing of prosperity, blessing of favor and grace and everything, prosperity, lahat yan nakapaloob sa biyaya ng ating Panginoon. But for us to access the grace of God, kailangan ng pananampalataya. Can you say amen? Now, Romans 5 verse 2, the Bible tells us, again, Romans 5 in verse 2, sabi rito, through whom also we have access. Through whom also we have access. Sa Greek, yung salitang access ay admission. Admission. We have admission by what? By faith. Sabi natin by faith. We have access, admission by faith into this grace in which we stand. Okay? So, faith is our entrance, access. Faith is our admission into the grace of God. Now, ano ba? Anong papasok sa isipin nyo pag narinig niyo yung salitang admission? Parang sa sinihan, parang movie. Admission ticket. Pag wala kang ticket, hindi ka makakapanood ng movie. And you say amen? So, kahit maglupasay ka, umiyak ka, magmakaawa ka, okay, doon sa nagbabantay sa gate ng sinihan, hindi ka papapasukin unless meron kang ticket. Dahil yung ticket, yun ang admission mo sa movie house para makapanood ka. Amen? So gusto ba natin mapanood sa buhay natin yung mayamang biyaya ng Panginoon? Amen? Gusto ba natin makita sa buhay natin yung good life na pinrovide ni Jesus Christ para sa atin? Well, kailangan natin ng pananampalataya. And I have good news to you this morning, of course, and I believe you already know it, that you already have faith. Meron ka ng pananampalataya. Can you say amen? Hallelujah. Okay? Now, in 2 Peter 1, in verse 1. 2 Peter chapter 1, in verse 1, and in verse 2. Verse 1. Simon Peter, a bondservant and an apostle of Jesus Christ, to those who have obtained like precious faith with us, by the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ. So, punahin natin. Those who have obtained like precious faith. Pag sinabing like, katulad, kamukha. Amen? Katulad. To those who have obtained like the same precious faith with us. So, meaning to say, mga kapatid, okay, huwag pong isipin ng iba na iba ang pananampalatayang natanggap ng mga apostol nung panahon nila, nung panahon ni Jesus, okay? At iba yung pananampalataya na meron tayo ngayon. That is not true. Apostle Peter said to those of you who have obtained like precious faith with us. So we need to say, kung ano yung pananampalataya na natanggap nila Apostle Peter, Paul, John, and with the rest of the apostles, kung ano yung uri at klase na pananampalataya na natanggap nila, ay yun yung uri at klase ng pananampalataya na natanggap natin ngayon. Amen. So, law of faith number one, we all have the same kind of faith. We all have the same kind of faith. Okay? Now, when we say the same kind, we are talking about quality. Quality. We receive the same
kind of faith. Now, gusto ko lamang pong basahin sa inyo, mga kapatid, ngayong umaga, sa Living Bible, yung pong 2 Peter 1, verse 1, in the Living Bible. Simon Peter, a servant and missionary of Jesus Christ, to all of you who have our kind of faith. To all of you. To all of you who have our kind. You who have our kind of faith. Kung ano yung pananampalataya namin, kung ano yung uri at klase ng aming pananampalataya, ay siya rin uri at klase ng pananampalataya na meron kayo. The faith I speak of is the kind that Jesus Christ, our God and Savior, gives to us. Sabi ni Peter, yung klase ng pananampalataya na natanggap ninyo ay klase ng pananampalataya na ibinigay sa inyo ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. So, kanino galing ating faith? Jesus Christ. Hebrews 12 verse 2, He's the author and the finisher of our faith. Author, siyang may akda. Sa kanya nagmula ang ating pananampalataya. Amen. Let's continue. It says, how precious it is and how just and good He is to give us, to give this same faith to each of us. Sabi natin, each of us. Okay. Now, pag sinabi kong, many of you, marami sa inyo, after the service, marami sa inyo ang bibigyan ko ng 100 pesos. Marami sa inyo. So, ibig sabihin, merong ilan na hindi ako bibigyan dahil marami sa inyo. Pero pag sinabi ko, lahat kayo ay bibigyan ko mami after the service ng 100 pesos. Halimbawa lang. Okay? Lahat kayo ay bibigyan ko ng 100 pesos after the service. So, lahat ay makakatanggap. Amen? Pag hindi ka tumanggap, pwede kang magreklamo. Pastor, sabi mo lahat, but ako wala. Pwede kang mag-complain. Amen? Dahil hindi ko in-honor yung aking pangako. Amen? So sabi ng Bible, each of you have, sabi rito sa Living Bible, how just and good He is to give us the same faith to each of us, to every believer. Amen. So again, law of faith number one, we all have the same kind of faith. What kind of faith? The faith that Jesus Christ gives to us. The faith of Jesus. Jesus' faith. Sabi natin, I have the faith of Jesus. Pangalan church natin, Jesus' faith. Gising ba tayo? Gising ba? Hallelujah. Jesus' faith. The faith of Jesus. Yung isang kaibigan nating pastor sa Las Piñas, pinsan natin o kapatid natin in church, faith in Jesus. Tayo naman, Jesus' faith. Christian fellowship. Ibig sabihin, Jesus' faith, the faith of Jesus Christ. You have the faith of Jesus Christ residing in your born-again spirit. Now, bakit po natin binibigyan ng emphasis yun? It builds confidence. It helps us, amen, in our heart to understand that our faith is not an ordinary faith. Hindi karaniwan, hindi basta-basta yung pananampalataya na nasa iyo. Bakit? Sapagkat yan ay pananampalataya na galing kay Jesus, yan ay pananampalataya mismo ng ating Panginoong Hesukristo. You have the faith of Jesus in your born-again spirit. Kaya ang faith mo hindi basta-basta. Hindi karaniwan ang faith mo. Amen? That's why, quit saying, I have small faith. Mahina ang aking faith. Malit ang aking faith. Hindi kaya ng aking faith. Well, hindi. Amen? You have the faith of Jesus Christ. Amen? Hindi naman sarili mo lang na pananampalataya yan. Pananampalataya yan mismo ng ating Panginoong Jesus.
Imagine that, the faith of Jesus. You have the same faith as the Lord Jesus. Eh, hindi ka naman pwedeng bigyan ni Jesus ng ibang faith. Amen? Except yung faith niya, yung sariling faith niya. Dahil yung faith mo galing sa kanya, so it is Jesus' faith. Kaya kalidad ang ating pananampalataya. Amen ba? Now, kapag ka ikaw ba ay bumibili, okay, sapatos, damit, appliances, anumang gamit, importante ba yung quality? Amen. And of course, gusto nating makamura tayo. Amen po ba? Gusto nyo mamahalin, ha? Gusto natin yung nakakamura tayo. Kaya tumatawad tayo. Sino rito tumatawad? Amen? So gusto nating nakakamura. Kaya ayaw natin mapamura. Pagka yung, hindi. Pagka yung binili mo, ilang araw lang sira na. Pambihira naman, nagtapon ako ng pera dito. Pambihira, kumbaga parang nadaya yata ako. Ah. Walang quality. Lalo na kapag ka fake. Amen? Of course, hindi naman lahat ng fake ay madaling masira. Amen? Kaya nga lang, syempre, pagka hindi original, medyo mababa ang quality kung iambing sa original. Pagka original, dumadaan yan sa quality control. Can you say amen? Siyempre, dala-dala nila yung kanilang brand. Dala-dala nila yung pangalan ng kanilang company. Kaya ayaw nilang mapahiya. Can you say amen? Diba? Pero yung mga fake, just lang yan. Basta-basta lang yan. Ika nga. Kaya hindi dumadaan sa. Kaya minsan, madaling masira. So in other words, yung faith mo at faith ko, hindi basta-basta pwedeng masira yan, ma-overcome at matalo ka na mapagsubok sa buhay dahil yan ay pananampalataya ng ating panungsus. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Now, Galatians 2:16 and verse 20. At basahin po natin ito, mga kapatid, sa King James Version. Okay? Sa King James Version, yung Galatians 2:16 and 20. Okay? Verse 16, King James. Knowing that a man is not justified by the works of the law. We are not justified by our good works, but by our performance. We are justified how? We are justified by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ. Sabi nga natin, faith of Christ. And not by the works of the law, for by the works of the law, by performance, no flesh be justified. Now, let's read all together in verse 20. Sabay-sabay po tayo. Okay? Verse 20. Ready? Go. Crucified. Christ liveth in me. The life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. So punahin niyo po mga kapatid. Twice in verse 16, we are justified by the faith of Christ. Now sa mga modern translation, ang binanggit doon, ang translation doon, NIV, New King James, and other modern translation of the Bible, faith, we're justified by faith in Christ. But sa King James Version, now alam niyo po, ang strength ng King James Version is transliteration. Transliteration from the Greek language. Okay? So kaya po, mas accurate yung pong translation ng King James Version of the Bible. Okay? No, hindi naman masama kung sinali na faith, we're justified by faith in Christ. Dahil talaga namang sumampalataya tayo sa ating Panginoong Kristo. Pero po, dahil po pinag-aaralan natin importance ng pananampalataya and that we all have the same kind of faith, very important na tingnan natin maigi yung correct translation ng Bible. Okay? So twice in verse 16, it is mentioned, we are justified by the faith of Christ. And in verse 20, it says, the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. So the faith that you live right now is not your own faith,
It is the faith of the Son of God. So again, pag sinabing faith in the Son of God, pananampalataya sa anak ng Diyos. Pananampalataya kay Hesukristo. Pero pag sinabing faith, the faith of the Son of God, pananampalataya ni Hesukristo. So bakit mahalaga yung salitang of? Because the word of speaks of ownership. Amen? Ownership. The faith of Jesus Christ. Sa Kanya, Siya nagmamay-ari. Sa Kanya galing yung pananampalataya. Amen? The faith that you live right now is not your own faith. It is the faith of the Son of God. It is the faith of Jesus Christ. You have the faith of Jesus Christ in your born-again spirit. So again, kung ang pananampalataya mo ay pananampalataya ni Jesucristo mismo, ibinigay sa'yo nung ikaw ay manampalataya sa Kanya, then makatitiyak po tayo mga kapatid na ang ating pananampalataya ay quality. Quality yung ating, ano yan, subok na yung pananampalataya na yan. Di ba yung mga, for example, bagong vehicle, bagong sasakyan, bago ilabas sa kasa yan, mga kapatid, talagang kinakailangan tested maigi. Amen po ba? Parang hindi sila mapaya. Baka mamaya, kung kailan nabili ng customer, pinaandar, tsaka nagkakaroon ng maraming problema o aberya yung sasakyan. At pasisira yung kanilang company, yung pangalan po nila. Amen? So same is true with the faith that we have. It is the faith of Jesus Christ. Amen? Sabihin natin, I have the faith of Jesus Christ. Amen. So that's the law of faith number one. We all have the same kind of faith. That's quality. Quality. Amen. Then number two, we all have the same measure of faith. That's quantity. Amen. We all have the same measure of faith. Hallelujah. Same in kind, same in measure. Amen? Same in quality, same in quantity. Praise the Lord. Amen? Lahat po tayo ay nakatanggap ng pare-parehong sukat ng pananampalataya. The measure of faith. Let me give you the verse in Romans 12 verse 3. Are you following me? Hallelujah. Romans 12 in verse 3. Again, in the King James Version. Basahin po natin sa King James Version of the Bible. Okay? King James. Praise the Lord. Hallelujah. Basahin natin. For I say through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God has dealt to every man, kasama po rito yung mga woman, mga kababaihan, as God, according as God has dealt to every man, to every woman, to every Christian, to every believer, the measure of faith. Sabi natin, the measure of faith. Notice the definite article, the. The measure. So very specific. The measure. Pag sinabing a measure, ibig sabihin, one of the many measures. Amen? Pero pag sinabing the measure of faith, ibig sabihin, isang sukatan lang ang ginamit ng Panginoon. Kumbaga, isang pantaka lang, isang size lang. Amen? Okay? Ang ginamit ng Panginoon para bigyan ka ng pananampalataya. Amen? So, the faith that we receive is same kind, same quality. Amen? And then next, the faith that we receive is same in measure, same in quantity. So, wala pong apostol, propeta, pastor, walang Kristiyano na pwedeng sabihin niya mas malaki ang faith na natanggap niya kesa sa iba. Walang makapagsasabi, mas malakas ang faith ko kesa sa'yo. Hindi totoo yun. Can you say amen? Pare-pareho. Sabihin natin,
pareho. Amen? Walang pinagkaiba. Same in kind, same in measure. Same in quality, and same in quantity. Sapagkat ang panukat, iisa lang ang panukat na ginamit ng Panginoong Kristo para sa pananampalataya na binigay niya sa bawat isa sa atin. All of us have received the same kind of faith. All of us receive the same measure of faith. Hallelujah. Can you say amen to that? Hallelujah. Amen? Kaya, kala ng iba, pagka meron silang nakikitang pastor o born again, parang ang bilis niyang mabless ah. Parang ang bilis niyang umunlad. Parang ang bilis niyang tumanggap ng answered prayer. Parang ang bilis niyang ma-promote. Bakit kaya? Well, siguro mas malaking faith niya kaysa sa akin. Siguro mas malakas ang faith niya kaysa sa akin. Eh! Wrong answer. Amen? We all have received the same kind, the same measure, the same quality, the same quantity of faith. Pare-pareho tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Well, for the simple reason, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Amen? But you know what? Let me say this to you this morning. Although, I cannot elaborate on it, okay? But, pare-pareho tayo ng sukat ng faith. Same kind, same measure. Ang hindi tayo nagkakapare-pareho sa measure ng unbelief. Doon tayo hindi nagkakapare-pareho. Faith, lahat tayo same measure. But pagdating sa unbelief, yung unbelief, it is the counterforce of faith. Yung unbelief, it can cancel out, it can negate our faith. Pwedeng humadlang. Diba? I mean, Jesus Christ himself, the Bible tells us, he could do no mighty work in Nazareth, hometown niya. Why? Because of the unbelief of the people. They refuse to believe. Amen. Pastor, akala ko ba? If I have faith, then I have zero unbelief. If I have unbelief, then I have no faith. Eh! Wrong answer na naman. Hindi po nangangahulugan na may faith ka, may faith ako, wala tayong unbelief. Hindi ko meron kang unbelief, wala kang faith. Hindi po. It is possible to have faith and unbelief at the same time. Remember, yung mga alagad na hindi nila napagaling yung bata na pinahirapan ng demonyo at pagkatapos dinala ng tatay sa ating Panginoong Kristo, Matthew 17 in Luke chapter 9. Nandun po yung story na yon. Okay, basahin nyo po. Okay? So, dinala ng tatay, dahil napagaling ng mga alagad, dinala ng tatay kay Jesus. Pinagaling ni Jesus yung bata, and then yung mga alagad, sila po ay parang confused yung mga alagad. Kaya sabi niya, Lord, what is the reason? Ba't di namin napagaling yung bata? Amen? Eh bago yon, inutusan sila ng Panginoon to preach the gospel, heal the sick, cast out demons. And they were successful. Ay, following me? Successful sila. They were able to cast out demons to heal the sick. Many, marami silang napagaling. Pero ito, isang bata lang. Hindi nila napagaling. Nagtanong sila kay Jesus, Lord, what is the problem? What is the problem? Well, very straightforward. Si Jesus. Ang sabi ni Jesus, nagtanong sila, Lord, bakit hindi namin napagaling yung bata? Now, hindi, sinabi ni Jesus, because you have no faith. Hindi yun. Sabi ni Jesus, because of the presence of unbelief. Amen? Kung pag-aaral natin maigay mga kapatid, yung unbelief, nakapasok sa kanila through the 5 physical senses. Okay? No, hindi sinabi ni Jesus, because you have no faith. Hindi nyo na-cast out, napagaling yung bata dahil wala kayong pananampalataya. Hindi dahil kulang kayo sa faith, meron kayong faith. Kaya lang unbelief canceled out your faith. Amen? So in other words, tayo po ay magsisikap sa tulong ng Panginoon, ng grace ng Panginoon, ng Holy Spirit, okay?
not only to grow in faith, amen? Not only to grow in faith, but to decrease yung unbelief. Mas maliit yung unbelief, mas better, mas maigi, para mas makakakilos yung pananampalataya natin kay Jesus, pananampalataya natin sa grace ng Panginoon, pananampalataya natin sa favor ng Panginoon, pananampalataya natin sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Kristo. Matanggap natin na masagana yung good life na binayaran ni Jesus para sa atin. Amen. Praise the Lord. Okay? So, most of the time, dun po tayo nagkaka-problem. Unbelief. Amen? In one way or another. Okay? But that's another subject all together. But as far as faith is concerned, wala tayong problema sa faith. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, wala kang problema sa faith mo. Amen? Yun ang gusto kong bigyan ng emphasis ngayong umaga. We have no faith problem. Hindi tayo kulang sa pananampalataya. Amen? Pag sinabi natin, kulang ako sa faith, kulang ako sa faith. Pero yun mo, parang insult yun kay Jesus, nagbigay sa'yo ng faith, yung binigay niya, kulang. Amen? Binigyan ka ng kanin. Ba naman to? Kanin na lang. Wala ulam. Kulang. Di ba? So, hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng isang bagay na kulang. Amen? Na hindi makakatulog sa atin. So, yung faith na binigay sa atin ni Jesus, it is His faith. Amen? Yung pananampalataya mismo ng ating Panginoon. It is the faith of Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Sabihin natin, I have the faith of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Okay? So, law of faith number one, same kind of faith. Number two, same measure of faith. Quality and quantity. Amen? Let me give you the third principle or the third law of faith. 2 Corinthians 4 in verse 13. Are you learning? Hallelujah. Okay? 2 Corinthians 4 in verse 13. 2 Corinthians 4 in verse 13. And since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believe and therefore I spoke. We also believe and therefore we speak. Number one, we have the same kind of faith. Number two, we have the same measure of faith. Number three, we have the same spirit of faith. Amen? Same spirit of faith. Now, what is the spirit of faith? The answer is here in the verse. According to what is written, I believe, I believe, I believe. Therefore, I spoke. We also believe, and therefore is speak. We believe, we speak. I believe, I speak. You believe, and then you speak. You believe, and then you speak. That's the spirit of faith. What is the spirit of faith? The spirit of faith is the declaration of what you believe. That is the spirit of faith. When you declare what you believe, praise God, you are releasing the spirit of faith to work in your behalf. Amen? You are turning your faith loose. Pinawawalan mo ang iyong pananampalataya. I can remember yung mga teaching ni Pastor Mike sa mga bagay na ito. Very strong about releasing our faith. Turning your faith loose. Pinawawalan natin. Dahil, mga kapatid, amen, words are still the primary way whereby faith is released. Faith is released through spoken words. Amen? Kaya sa ating mga pagsalita, ito po yung natutunan natin, mga kapatid, sa pananampalataya. Hindi tayo loose sa ating panlalita. Mahalaga ang mga salita na lumalabas sa ating bibig. Dahil may power yan. May kapangyarihan yan. Can you say amen? Amen? Hindi tayo nagsasalita ng mga bagay na patay tayo dyan. Ikaw na lang.
pagka narinig mo yung kaopisina mo, ha, at nagkukwentuhan kayo, tapos magsasalita, patay tayo dyan, patay tayo dyan. Sabi mo sa kanya, ikaw na lang, huwag mo ako isama. Amen? Hindi mag-agree ka pa. Marami pa tayong gagawin sa karya ng Diyos. Amen? Diba? Kahit-kahit biro. I mean, I heard pastors say those words. I heard pastors. Amen. So, in other words, kahit biro ay ayaw natin na magsalita ng ganon. Amen? Dahil we are learning, amen, the power of words. Death and life are in the power of the tongue. Can you say amen? Praise the Lord. Amen? So we all have the same, what? Spirit of faith. So we have the spirit of faith. So what is the spirit of faith? It is the declaration of what you believe. Hallelujah. Kanina po, napakaraming mga declaration. Si Pastora Mayan sa inyo. Praise the Lord. Amen? About breakthroughs and increase and the good life and prosperity and healing and divine health and the favor of God. Hallelujah. Amen. And as you receive it and believe it and you yourself declare it, you are releasing the spirit of faith to work in your behalf. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Okay? No, bakit mahalaga yung ating mga salita? Is God listening to what you speak? Definitely yes. Let me give you the verse in Numbers 14. Numbers chapter 14 in verse 28. 28. Hallelujah. Say to them, as I live, says the Lord, just as, notice this, God himself is speaking here, just as you have spoken in my hearing. So narinig ba ng Diyos yung mga pananalita ng Israel nung panahon nila Moses, nila Joshua, tsaka nila Caleb? Narinig ba sila ng Panginoon? Yes, nakikinig ang Diyos. Narinig ng Diyos ang kanilang mga declaration. Okay? At ang sabi ng Panginoon, just as you have spoken in my hearing, so I will do to you. Mangyayari sa inyo ang inyong ipinapahayag, ang inyong dinideclare, it will happen to you. Amen? Kaya mahalaga ba yung ating, kaya mga dinideklara ninyo, amen, na mga hindi lang basta positive words, amen, kundi mga ano yan, mga salita na back up, binaback upan yan, mga kapatid, ng salita ng Diyos. Can you say amen? Well, of course, it's good to be positive. Pero kulang yung positive eh. Amen? Basta ang mahalaga alam natin, yung mga positive words, positive confession na dinideklara natin, amen, yan ay bunga ng mga pangako ng Diyos na ating pinananampalatayan sa ating mga puso. Praise God. And God said, as you have spoken, it will be done to you. Mga kapatid, nangyari yung mga declaration nila. Na ano ba yung declaration nila? Ha? Read the story, Numbers 13, Numbers 14. Yung 12 spies, the spies boys. 12 spies na pinadala ni Moses doon sa promised land. After 40 days of searching the land, bumalik sila para mag-report kay Moses. At sabi nila, well, totoo Moses, nakita namin yung promised land. It is really a good land. It is really a beautiful land. It is a land flowing with milk and honey. At meron pa silang daladala na first ripe grapes. Okay? Bilang evidence na talagang napaka mataba, napaka maganda, napaka maunlad ng promised land. Okay? Kaya lang, sabi nila, but, sabi nung 10 spies, but, may mga higante ron. There are giants in the land. And they are so mighty. And they are so strong. And they are so powerful. We cannot defeat them. We cannot possess the land. They will kill us. Yung mga tao naninirahan doon, the inhabitants, they are eating
The people there, makumakain sila ng mga tao. So kakainin na tayo ng buhay. Mamamatay tayo. We are going to die. Yun po yung kanilang declaration, mga kapatid. Amen. We are hopeless. Wala tayong pag-asa. Sana namatay na lang tayo sa Egypt. Sana namatay na lang tayo sa disyerto. Bakit tayo din lang ng Diyos dito? Para mamatay sa kamay ng mga higante. Sabi nila, we are going to die. We will be defeated. Question. Namatay ba sila? Yes. They died. Now, gusto ba ng Diyos na sila ay mamatay? No. Kalooban ba ng Diyos na makapasok sila sa Promised Land? Yes. But hindi nangyari yung gusto ng Panginoon sa kanila na ma-possess yung Promised Land. Why? Because of their declaration. As you have spoken my hearing, so it will happen to you. Dahil hinadlangan nila yung kalooban ng Diyos. Because of negative declaration. Inoppose nila yung pangako ng Panginoon. Natural, how can the promise of God happen to your life if you are the one opposing? Amen? Making contrary declaration against the Word of God. So you cannot expect the Word of God is promises to be fulfilled in your life. Kung kinokontra mo mismo ng imbibig yung mga pangako ng Panginoon. Anong tawag sa'yo pag ikaw mismo kinokontra mo yung mga pangako ng Diyos? Kontrabida ka. But dito po sa FCI, puro mga bida ang mga tao dito. Palapakan natin ng Panginoon. Amen? Yung mga nasa labas sa mga kontrabida. Amen? Kaya pagka nagdideklara ka, praise God, I bless, I'm highly favored, the grace of God, the favor of God is working in my life, I'm prosperous, narinig ka ng may nakarinig sa'yo sa opisina, sa school, whatever, tapos kinokontra niya yung mga confession mo, huwag kang kontrabida, itutumba kita. Hallelujah. Huwag kang kukontra-kontra dyan. Ha? Praise the Lord. Hallelujah. Amen? So, sila mismo, kinontra nila yung kalooban ng Panginoon. Amen? Sad story. But, thank God for the two. Merong dalawa na, isang po kontrabida, dalawa bida, si Joshua at saka si Caleb o si Caleb. Sa church natin sa Caloocan, may magkapatid. Ang pangalan nila, si Joshua at saka si Caleb. Praise the Lord. Amen? So magandang pangalan, di ba? I suggest, pagka magkakaanak ka, pangalanan mo JC. Sino ano JC? Joshua Caleb. Joshua Caleb. O baliktarin mo, CJ Caleb Joshua. Matindi. Yan yung mga pumapatay ng mga higante at nagpo-possess ng Promised Land. Amen? Maaari hindi Joshua, hindi Caleb ang pangalan mo. Praise God. Pero ikaw ay kasama doon sa nagpo-possess ng Promised Land because you have the same spirit of faith like these two. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Amen! Now, tingnan natin mga kapatid. Okay, meron pa akong 12 minutes. Masunurin po ako sa timer. Praise the Lord! Kaya lang po, yung misis ko po, Sister Jeanette, medyo matindi po yun. Pagka nag-preach yun, ha? One time, ano? Hindi nag-preach siya. Natapos ako sa series, then pinag-preach ko siya. Okay? Isang oras na, hindi pa humihinto. Okay? Nakaka 10 minutes na overtime, hindi pa humihinto. Tumayo na ako sa likod. Sumenyas na ako. Ayaw pa rin huminto. Kaya huwag niyo imbitahan dito yun. Okay? Tapos mga 1 hour, 15, 20 minutes, sa awa ng Diyos, huminto. Okay? Tapos sabi niya, sabi ko, di ba nakikita yung timer? May timer din kami. Hindi, akala ko eh. Akala niya meron pa, pero umulit na lang. May oras pa ako eh. Pinagalitan ko. Siyempre, ako head of the family. Ako'y pastor eh. Praise the Lord. Saan ba tayo? Numbers 14:24. Hallelujah. Numbers 14:24.
24. Hallelujah. Okay? 14:24. It says, again, si Lord na nagsasalita rito. Okay? 24. But, Numbers 14:24. But my servant Caleb, because, so God is stating the reason why Caleb, together with Joshua, he is stating the reason kung bakit yung dalawa hindi namatay, instead silang dalawa makakapasok sa promised land. And guess what is the reason? So God gave the reason. Amen? Kung bakit sila ay makakapasok sa promised land. Because he has what? Because he has a different what? Different? What do you mean by that? Joshua and Caleb had a different spirit. Kinukumpara ni Lord si Joshua at si Caleb doon sa 10 na spies na kasama nila. So itong dalawa, especially Joshua, they had a different spirit from the 10. Amen? Well, anong spirit ba meron yung 10? Well, nalaman natin mga kapatid, kung klaseng spirit yung meron yung 10 sa pamamagitan ng kanilang declaration. Amen? The 10 who died, the 10 together with the unbelieving Israelites, 20 years old and above, okay? So, these two, they died together with other Israelites. They died. They failed to possess the promised land. Why? Because they have a different spirit than Joshua and Caleb. So pareho, ibang spirit ni Joshua at Caleb, ibang spirit ng 10. Anong spirit ng 10? Malalaman natin, yung anong klase spirit meron sila. How? Sa pamagitan ng kanilang declaration. Ibang declaration nila, mamatay tayo, mapapahamak tayo, di natin kayang talon yung mga higante. Amen? Titirisin tayong parang mga tipaklong. Yun yung literally yung sinabi nila, we are like grasshoppers in their sight. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka mukhang tipaklong. Kaya hindi ka kayang tirisin ng diablo. Yung mga mukhang tipaklong lang ang tinitiris. Amen. Yung mga magaganda, magsabi ng amen. Yung mga gwapo, magsabi ng amen. Yun, medyo balansi na. Kanina first service, mas malakas yung amen ng mga kababaihan. Hallelujah. Okay? So, the 10 have a different spirit. The 2, Joshua and Caleb, they have a different spirit from the 10. From, malaman natin because of their declaration. Ano ba yung spirit itutukoy ng Panginoon? Ibang spirit. Spirit of faith. Yung 10, wala silang spirit of faith. Spirit of fear. Spirit of doubt and unbelief. Spirit of defeat. Spirit of death. Yun ang spirit nila. But Joshua and Caleb, they have the spirit of faith. Amen? Sabi ni Joshua ni Caleb? Let us go up at once and let us possess the land. We are well able to overcome the land. We are able to defeat the giants. The Lord is with us. In fact, sabi ni Joshua, the giants there, they are bread for us. Kakainin natin silang parang hot pandesal. Now, alam ng mga kalalakihan yung ganung salita. Kinain ng buhay. Hindi naman talaga ano yung cannibal. Di ba? Pagka naglalaban yung, halimbawa, dalawang team sa basketball at tinatambakan ng team mo, ng favorite team mo, yung kalaban, yung mga kalalakihan. Di ba? Ako sinasabi ko, kinain na ng buhay. Kinain ng buhay ng Cubs, ang Warriors. Ako baka magalit sa akin mga maka-Warriors. Kinain ng buhay. Parang gano'n, ano? So parang gano'n yung declaration ni Joshua. Parang tinapay sila. Kakainin natin ng buhay, yung mga higante. Kaya natin silang talunin. Kasama natin ang Panginoon. Hallelujah. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Amen? Praise the Lord. God will honor what you believe. He will honor your faith. He will honor what you believe. Praise the Lord. Amen? And last, and I will close in this. Okay, ngayong tanghali. Let me show you the creation.
Probably, alam na natin to. Okay, but anyway, puntahan natin sandali. Praise the Lord. Okay, Genesis chapter 1 in verse 1. Hallelujah. Okay, verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth, and the earth was without form, void. Darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. And God said, let there be light. Let there be light. Sa Hebrew, dalawang word lang, light be. And there was light. Hallelujah. Amen? Now, tingnan po natin mga kapatid. Okay? The account of creation. Ano ang condition ng earth? Okay? It is formless. Sa ibang translation, it is empty, void. It is empty. And it was full of darkness. That's the present condition. The earth was empty. The earth was formless. Walang forma. Walang beauty. Walang kagandahan. Formless. Void. Empty. Puno, nababalutan ng kadiliman, mga kapatid. Yung earth. Amen? Yun ang condition. Yun ang present condition. Yun yung nakita ng Panginoon. Amen? Pero hindi diniklara ng Panginoon kung ano yung nakita niya. Amen? Ang idiniklara ng Panginoon, yung gusto niyang makita. Bagamat ang nakikita niyang condition ng earth, formless, empty, void, full of darkness, pero hindi yun ang sinabi niya. Hindi niya sinabi, ba't ganito? Bakit walang ganda? Bakit pangit? Bakit madilim ang mundo? Dahil yun ang nakita niya. Hindi niya diniklara kung ano nakita niya, ang idiniklara ng Panginoon, yung gusto niyang makita. Meaning, do not declare what you see. Declare what you want to see. Praise the Lord. Amen? Amen. Diba? Diba? Parang nahahamon tayo. Pag meron tayong gustong mabago sa kalagayan natin sa buhay. O kaya may mga tao na gusto nating mabago ng Panginoon. So it is a challenge. Amen? Lalo na pinagpe-pray natin yung tao, yung asawa mo, yung anak mo, o kung sino man na gusto mong mabago, ma-born again, ha? Pinagpe-pray mo siya, and then, yung nakikita mo, parang lalo lumalala. Hindi nagbabago. Parang gusto mong sabihin, talaga wala ka na pag-asa. Hindi ka na magbabago. Bobo ka talaga. Tamad ka talaga. Wala ka, hindi ka na-asenso. So, minsan may mga tao, they are tempted to say those negative words. Bite your tongue. Amen. At minsan pagka we feel we are weak, minsan ba nararamdaman natin mahina tayo? Minsan ba nararamdaman natin pagka you are being attacked by sickness? Minsan nararamdaman mo yung pain? Para pagka ano? Para pagka, di ba? Gusto mo na sa, ang sakit! Especially my wife. I think 2 weeks ago, for the first time, for 28 years, okay, kaming mag-asawa, hindi ko pa siya nakita na makaranas ng ganung pain. Ng ganung pain. Matindi. Okay, before, may mga episode, konting paggising sa umaga, may konting back pain, medyo lalamutakin ko lang ng konti, mamasayin ko lang ng konti yung likod. Okay na. Ganun, okay lang. Praise the Lord. Okay? Pero more than 2 weeks ago, first time, magdamag hindi kami nakatulog. Magdamag hindi siya nakatulog. At of course, hindi ko masabi, what do you feel? What do you feel? Kahit na hindi niya sabihin kung ano yung nararamdaman niya. Alam ko, parang kumbaga paalam niyo, parang nararamdaman ko rin bilang asawa. It was so painful. For the first time. In 28 years. Amen? For the first time. But she refused to speak what she felt at the time. Amen? So, dinikla pa rin niya namin, you're healed, we are healed, you are healed, my stripes, you're healed, my stripes. Hindi lang kami nagkaroon ng opportunity na magpa-check up, okay?
Dahil ang tagal ng schedule na binigay sa amin doon sa hospital. Okay? So, hindi na kami nagkaroon ng opportunity. But praise God, after several days, she got well and thank God, she's pain-free. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. By the grace of God. Hallelujah. Amen. Parang na andali mag-confess. Amen. Kaya nga, huwag mong hintayin. I just suggest to you. Huwag mong hintayin na magkaroon ka ng pain bago ka magsalita, thank God, by stripes, I'm healed. Amen. Huwag mo nahintayin magkulang ka bago ka mag-declare, I'm blessed, I'm highly favored. God will supply all my needs. Amen. Mas masarap mag-confess ng by stripes, I'm healed, I'm whole, I'm healthy, nothing missing, nothing broken in my life. Kapag ka walang sakit kang nararamdaman, mas masarap mag-confess. Amen. So, sanayin na natin yung sarili natin. Praise God. Amen. So, iba siguro, probably meron kayong listahan ng mga verses, scriptures. Okay, you can declare it every day, in the morning, in the evening. So, there's no problem. Okay po yun. Amen. But there are times, of course, throughout the day, maybe the Holy Spirit will quicken. The Holy Spirit will remind you of a word, a promise, a verse in the Bible. The Holy Spirit will quicken it to you. Then just lift your hands. Thank you, Lord. And then confess the verse. Confess the promise of God. And do not be weary. Sabi nga ni Pastor kanina, hold fast to your confession of faith without wavering. For he who promised is faithful. Hallelujah. Amen. The Lord is faithful. Praise the Lord. The Lord is good. Amen? Bawal ang mainip. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mainip. Amen? What you are believing is just around the corner. Amen? Even at the door, yung breakthrough, yung increase, yung promotion, yung restoration, yung healing and everything, yung favor na inintay mo, okay, nandyan na yan. Praise the Lord. Just keep on believing. Keep on declaring the words of the Lord. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. We give glory to Jesus.